Nagulat talaga si Jacob matapos niya na marinig kay Nicole na nandoon din daw ang mga taga-Lisoto at ang pinangalan na nito si Rafael na ito raw ang nasa likod ng pangalan na Lisoto bagay natugma naman sa imaginations niya at ang sabi pa ni Cole ay kasama raw nitong nobya ngunit hindi nito nasabi ang pangalan basta ayon kay Nicole ay sa letter S daw nagsisimula ang pangalan nito. Kinabahan tuloy si Jacob. Naisip niya baka si Charmaine yun dahil lahat na lang ay parang tumutugma. Humanda ka, Rafael. Mukhang nilan talaga tayo bilang magkatunggali. Sorry ka na lang, hindi ako magpapatalo. Wika niya sa kanyang isipan habang nagmamaneho. Patungo na sila ngayon sa nasabing meeting at hindi na malaman ni Jacob kung pagkasabik ba o kung anong nararamdaman niya para kasi siyang masusuka na matatae. Ganun ang pakaramdam niya. Pagdating nila doon ay kaagad na niyang namukaan ng mga ka-business partner niya at iba pang mga naglalakihang pangalan sa mundo ng pangyanegosyo at kabilang na dun si Rafael. Mga apat na dipan layo niya rito, kaya hindi siya nito napapansin pa. Actually, ayaw rin naman na muna niyang makita siya nito. Gusto muna niya kasi makita o makilala kung sino ba ang tinutukoy ni Nicole na girlfriend nito. Mag-isa lang kasi si Rafael na nakatayo sa may pasilyo habang tingin ang tingin sa orasan. Hindi naalis ni Jacob ang tingin niya kay Rafael. Inaabangan kasi talaga niya ang babaeng kasama daw nito nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Dahilan para mapalingon siya. Mr. Jacob, kamusta? Akala ko hindi mo ako papaunlakan sa aking imbitasyon. Alam mo bang matagal na kitang gustong makausap? Ang dami kong i-offer sa'yo na deals about our partnerships. Naisip ko kasi na magkiklik ang tandem natin. Susuportahan kita. Susuportahan mo rin ako. Saad ni Mr. George Ching, ang CEO / multi-billionaire na siya rin nagmamayari ng Phantom Apparel. Ang pinakasikat na brand ng damit dito sa Pilipinas, napaasim biglang mukha ni Jacob na makita niya muli ang matandang si George Ching. Alam niya magaling nga itong businessman kaso kapag naalala niya ang mga nangyari, sa imahinasyon niya napapailing siya. Never again! Ganyan ang nasa isip niya ngayon, although hindi naman niya sigurado kung ganun ang sakit at panglamang ang nasabing si Ching ay gusto niya na agad itong tanggihan. Halos lahat kasi ng karakter sa imahinasyon niya ay totoong nag-e-exist kaya hindi niya maiwasang hindi ito pagkatiwalaan. Sa ekspresyon ng mukha niya ay mahalata mo na hindi siya interesado sa ino-offer ni Mr. Ching. Sakto naman din na nakita niyang may lumapit na babae kay Rafael. Nakatalikod ito kaya hindi niya mamukaan pero base na rin sa pangangatawa nito ay parang napapamilyaran na niya. Ah, Mr. Ching, pardon me but I think some other time na lang natin ito pag-usapan. Don't worry, pag-iisipan ko ng maigi yung ino-offer mo. But for now, I have to go. Pagpapaalam niya dito. Mabilis niya itong tinalikuran dahil balak niya sanang sundan sila Rafael at girlfriend nito nang bigla siyang pigilan ng matandang si George Ching. Pag-iisipan? Grabe, iba ka na pala talaga ngayon Jacob. Sobra ng taas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Duda ka ba sa kakayahan ko o ayaw mo lang talaga sa akin? Piko na reaksyon ni Mr. Ching sa ginawang pag-i-snub ni Jacob. Nayabangan ito sa kanya at parang tinaangan. Jacob tries his best para kalmahin ang matanda. Look, Mr. Ching, hindi na siya nito pinatapos bagos ay pasigaw siya nitong binantaan. Huwag kang masyadong mataas ang bilib sa sarili mo. Alam mo, sa mundong ginagalawan natin na importante ang pakikisama. Hindi mo kasi masasabi kung kailan ka babagsak o ano. Makisama ka, Jacob. Makisama ka! Wala namang effect kay Jacob ang sinasabi ni Mr. Ching. Imbis na humingi siya ng tawad o pasensya, ay nginitaan niya pa ito na nakakaloko. Okay, Mr. Ching, hayaan mo. Itatatak ko yan sa aking isipan. By the way, salamat na lang sa advice. Kailangan ko na talagang umalis. Presko niya pang pagkakasabi, sabay alis. Samantala, dahil kay Mr. Ching ay nawala na sa paningin niya si Rafael, sinubukan niya pang hanapin ito sa pasilyo, ngunit wala nang mga ito. Maya-maya pa'y pinatawag na sila sa itaas at magsisimula na raw ang meeting. No choice na tuloy siya kung hindi sumakay na sa elevator. Pagdating niya sa meeting room ay naroroon na't mga nakaupo na ang mga kapwa niya negosyante, kabilang na doon si Rafael. Napatingin sa kanya ito at nauwi sa masamang titigan. Bakit ganun siya makatingin sa akin? Have he met me before? Sa isip-isip ni Jacob. As far as he remember, never pa sila nitong nag-meet in real life. In his imaginations, oo. Siya pa nga ang dahilan kung bakit ito namatay. Samantalang agad na naputol ang kabilang masamang pagtititigan na dumating na si Mr. Diego, ang co-owner ni Mr. Ching sa bagong tayong SM na tinagurian din na biggest mall in the Philippines.
Dalawa sila ni Mr. Ching na nagtayo ng nasabing SM. Kaya naman talagang sinuportahan ito ng mga businessman dahil na rin sa sikat nitong mga pangalan. Isa-isa na silang umupo sa kanilang mga upuan at bumati rito. Napangiwi naman si Jacob na tumayo ang dalawa sa gitna at nagpakilala. Ganun pala kasing malakas ng kabusiness partner nitong si Mr. Ching. Ay bakit hinihingi pa nitong kanyang suporta? Hay, suporta, suporta. Sakim talaga sa isip niya. Ang ginawa na lang ni Jacob ay muling pasimpleng tinignan si Rafael na siya nang busy sa pakikinig sa dalawang negosyante na nakatayo sa harap. Nagtataka siya kung nasaan na bang kasama nitong babae kanina. Hanggang sa matapos ang meeting ay malalim pa rin siyang nag-iisip. Walang intindihan si Jacob dahil lumilipad ang isip niya. Kampante naman siya dahil sure na may slot na siya at ere-recall na lang yun ni Nicole sa kanya mamaya. Sa totoo lang, pagsuporta na rin yun ang may tuturing kay Mr. Ching ang magkaroon siya ng stall sa nasabing mall. Suporta na pareho silang makikinabang, ba't hindi na niya kayang ibigay pa kay Mr. Ching ang gusto itong mangyari na suportahan niya pa ito sa ibang bagay. Bukod kasi sa wala siyang tiwala rito, hindi na niya nais din na dagdagan ang kanyang isipin dahil patong-patong nasa utak niyang napakaraming isipin. Samantala, isa-isa nang nagsilabasan ng mga umatend ng meeting. Sinadya niyang magpahuli dahil nakita niyang nag-uusap ng masinsinan si Rafael at Mr. Ching. Curious siya kung anong pinag-uusapan ng dalawa dahil malimit siya nitong tinititigan. Shit, ako ba yung pinag-uusapan nila? Tangina, irritable na si Jacob dahil wala siyang idea kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ilang sandali pa'y lumabas na si Mr. Ching at tanging silang dalawa na lang ni Rafael ang naiwan sa loob ng meeting room. Muling nagkasalubong ang mga mata nila. Matalim siyang tinignan ni Rafael at pagkatapos ay nilapitan. So Mr. Jacob, pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang dahilan kung bakit ka pumunta at nagpupumilit daw na pumasok sa company ko kahapon? Gusto mo raw akong makausap. Gumisi itong nakakaloko. Sa pagkakaalam ko kasi hindi pa tayo nagkakilala ng personal. At isa pa'y hindi tayo close dahil mortal kayong kalaban ng company namin. So ngayon sabihin mo sa akin, anong ginagawa ng CEO ng Luxury J sa company ng Lesotho ngayong malapit na kami maglabas ng latest creations namin? Are you threatened by us? Nag-spy ka ba ha? Sabay tapik ni Rafael sa lamesa. Hindi agad nakakibo si Jacob. Biglang umurong ang dila niya dahil mali ang talagang ginawa niya. Pumunta siya sa kuta ng kalaban. Malamang na yun talagang iisipin ng mga ito sa kanya. Siyempre, hindi magpapasukol si Jacob. Mayabang siyang tumayot tinapatan si Rafael. Threatened. Ako, matatakot? Rafael, marami ka pang kakainin na bigas bago mo ako maungusan. To tell you honestly, pumunta ako doon para sabihin sa'yo na huwag mo nang tangkain sa bayan ako ng launching. Lalangawin ka lang. No choice na si Jacob kung hindi ang magsinungaling. Hindi niya kasi alam kung paano ito tatanungin ng tungkol kay Charmaine. Kung ito ba ang nobya niya o hindi talaga nag-exist sa mundong ibabaw ang babaeng kinakabaliwan niya. Yun lang ba? Okay, then we will see. Sinadya ni Rafael na dungguin ang balikat niya bago lumabas. Napangiti na lang si Jacob. Nagpalipas lang siya ng ilang minuto at lumabas na rin siya. Parang tanga niya itong sinundan hanggang sa makasakay ito ng kotse. Ngunit, bigo siyang makita ang babaeng kasama nito. Kaya naman naisip niyang isearch ito sa internet. Doon kasi, check na may nakapost ito mga larawan na magkasama. Rafael Soto, tinype niya sa Facebook at Instagram. Agad naman niyang natuntun ang official account nito at doon niya nakita ang mga post ni Rafael na may kasama ngang babae ngunit hindi naman kita ang muka. Lalo tuloy siyang na-curious kung sino ba yon. Nang tinan niya naman ang status nito, single ang nakalagay hanggang sa napangiti siya. Single. Pailing-iling na sabi niya. Hanggang sa makabalik na sila ng opisina ay palaisipan pa rin kay Jacob kung sinong babaeng yun. Hindi na siya nakatiis at tinanong na niya si Nicole. Ah, Nicole, ang sabi mo sa akin kanina, di ba? Nandun ka mong girlfriend ng Rafael na yun. Bakit hindi ko ata nakita? Ah, yun po ba? Naku, kalimutan mo na sir. Yung sinabi ko na yun, hindi po pala girlfriend ni Rafael yun. Nililigawan lang po ata. Ah, okay. Pero natandaan mo na yung name? Actually sir, hindi nga po eh. Muli akong humarap sa aking computer at nagsimula ng sumagot sa mga chats at email ng aking mga clients nang bigla kong maramdaman na may humahaplo sa aking dibdib. Wala namang ibang tao rito kung hindi kami lang ni Nicole. She is seducing me again and offering her body. Kaso hindi na ako na-attract sa kanya. Kumbaga, ayoko na. Nicole, will you please stop? Can't you see that I'm busy? I'm not in the mood, okay? Tamad kong pagkakasabi.
Inalis kong kamay niyang humihima sa dibdib ko't saka nag-concentrate sa pagsagot ng mga PM sa akin. Pero sir, saglit lang naman ito eh. Sige na, akong bahala sa'yo, she insisted. Inumpisahan niyang kalasin ang botones ng polo ko at naramdaman ko na lang na nagsisimula na siyang laruin ito, bagay na dahilan kung bakit biglang kinatigas ng armas ko. Gusto ko nga sana siyang patulan, kaso buhat ng kaininan siya, Ming, ang aking system at bigla na akong tinabangan nang tumingin sa ibang mga babae. Kaya naman galit kong hinarap si Nicole. Nicole, wala na bang natitirang kahihiyan sa'yo? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Bakit ba gustong gusto mong magpapababoy sa akin knowing na wala ka namang mapapala? Nicole, from now on, hindi na natin gagawin yung mga ginagawa natin dati, okay? Kasi ayoko na. Sawa na ako. Naintindihan mo ba? Kapag nag-insist ka pa ulit, no choice na ako kung hindi tanggalin ka as may personal secretary. Maliwanag na ba sa yun? Pagpaparang ka ko sa kanya. I know these words might hurt her, pero ito kasi yung tama. Nang magising na siya sa kaibangan niya sa akin, wala siyang sinagot sa akin bagkus ay padabog siyang lumabas. She's acting like a child, para siyang nagtatantrams. Shit, hindi ko talaga siya type. Kung type ko lang siya, bakit hindi? Maghapon na naman kaming hindi nagpansinan hanggang sa sumapit ang alas 5. Mabilis ko niligpit ang mga gamit at saka ako lumabas ng opisina. I'm so tired today. Gusto ko mamahinga dahil masyadong stressful ang nagiging araw ko. From Mr. George Ching to Nicole Heist, pagdating ko sa mansyon ay kaagad akong pumanhik sa hagdan. Hindi na ako nag-abalang batiin sila man ang dolor sa ibaba. Dire-diretso lang ako sa aking kwarto. Pinagahagis ko lang doon ang aking mga gamit at saka ako naghubad ng aking pang-opisinang damit at saka pumasok sa banyo. Binuksan ko ang shower at hinayaan na tumulos sa aking katawan ang malamig na tubig. Siguro mga 20 minutes ang nilagi ko doon sa loob at saka ako lumabas. I heard my phone ringing, but I chose not to answer it. Gusto ko lang kasing mahigat magmuni-muni. But the phone call didn't stop, kaya kaysa mistorbo ako at naisipan kong daputin yon para patayin sana, kaso pagtingin-tingin ko sa screen ay walang iba ko hindi si Benji pala. I immediately answered that phone call. Hello Benji, bakit ka ba tawag ng tawag? Medyo mataas ang pagkakatanong ko sa best friend ko dahil I'm supposed to get some sleep. Bakit ako tawag ng tawag? Tss, baliw ka ba? Nasaan ka ba? Putik ka, nakalimutan mo bang birthday ko ngayon? Ang pinaka-importanteng araw sa buhay ng best friend mo, wala ka? Pagalit niyang sabi. Napatapik tuloy ako sa aking noo. Bullshit? Oo nga pala. I almost forgot, buti pinaalala niya. Siyempre, feeling guilty ako kaya nagkunwari akong niluloko ko lang siya. Pero ang totoo'y nawala na talaga sa isip ko. Biro lang, ito naman nagagalit agad. Eto na nga't nakaligo na ako. Magbibis na lang. Text mo na lang sa akin kung saan at anong oras ang party at darating ako. Okay? Akala ko talaga. Hep, hep, hep. Move on na. Send mo na sa akin. Bye. Well, 32 years old pa lang naman ako kaya hindi pa mawala-wala sa amin ang nightlife or night party. Naglaylo lang ako noong napangasawa ko si Lucy. Pero ngayon nawala na siya'y nadadalas na kaming lumabas muli. He sends me where the location of venue at sa isang bar sa tagig niya pala yun gaganapin. Mga 8 PM na ako umalis dito sa mansyon at mga 8:45 PM naman ako nakarating doon. Pagpasok ko ng sabing bar, medyo naingayin ako sa lakas ng tugtog kaya dalil-dali kong tinext si Benji para ipalam na nandito na ako. Sinalubong naman niya ako sa may entrance at medyo amoy alak na siya nang kausapin niya ako. Kanina ka pa ba uminom? Oo, ang tagal mo eh, tara na sa itaas. Hinila niya ako at marami kaming nasalubong ng mga babae na halos lasing na rin. Buti na lang din sa second floor nagpa-reserve si Benji. Kaya hindi kami gaano mabibingi sa lakas ng tugtog sa loob. Brad, tingnan mo ang sa-sexy ng mga chicks. Pagbibida niya sa akin sabay sali ng alak sa aking baso. Napalingon naman ako ngunit mabilis ko rin inalis ang tingin sa mga babae sa baba na halos maghubad na sa sobrang iksi ng mga damit. Nag-focus lang ako sa pag-inom. Marami kami dito sa table, ngunit si Benji lang kilala ko kaya naman. Para hindi ako ma-out of place ay sunod-sunod ko na lang ang pagtagay. Happy birthday, Benji! Happy birthday! Cheers! Hanggang sa makadami na nga kami nang naiinom, nag-umpisa na maging wild ang mga kainuman namin ni Benji at mga nagsibaba na para makipag-party. Hila-hila nilang birthday boy kaya ako na lang ang naiwan sa table. Ilang shots pang aking ginawa bago ko naramdaman na parang maiihina ako kaya naman kaagad akong tumayo at hinanap ang banyo. Ayon sa napagtanungan ko ay nasa baba pang CR kaya naman napilitan akong bumaba. Sobrang dami kong nakasalubong ng mga lupaypay na lasing na babae.
na tila nagpapahiwatig na gustong magpa-take out sa akin but in-snap ko lang sila. Pinakadulo pala yung CR nila dito, dun pa sa bandang dulo. Dali-dali akong pumasok sa CR ng mga lalaki para umihi. After kong umihi, nagugas naman ako ng kamay at pagkaraan ay naghilamos. Sobrang pulat manhid na ng mukha ko dahil sa dami kong nainom, kaya binasa ko na rin pati ang buhok ko. Maya-maya pa'y may narinig akong boses ng babae na humihingi ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niya na! Bitawan niya na ako! Sino ba kayo? Sigaw nito. Malakas at malinaw yun sa pagkakarinig ko. So I guess, sa CR yun ang mga babae nang gagaling. Kaagad ako lumabas at nagtungo sa pinagmula ng boses na yun. At doon ko naabutan ng dalawang lalaki na pilit pinapasok ang isang babae sa loob ng banyo. Hey, bitawan niya siya! Sigaw ko ngunit, hindi nila ako pinansin. Obvious naman na pinagtutulungan nilang harasin ang naturang babae, kaya naman umaksyon na ako. Isa laban sa dalawa. Walang kahirap-hirap kong pinag-uupakan ng mga naturang manyak na yon, dahilan para biglasang magpulasan. Nang lingunin ko yung babae, nakaupo na siya sa sahig at umiiyak. Nakatakip ng palad niyang kanyang mukha habang nanginginig sa takot. Miss, okay na. Huwag ka nang matakot, wala na sila. Dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha at hinanap kong nasaan ang nakatayo. Nang magtamang mga mata naming dalawa, ay dito na ako naligas. Charmaine, wika ko sa kanya. It's like, shit, this is not imaginations. Totoo siya, totoong may Charmaine. Hindi ako lasing o ano paman. Hindi ako pwede magkamali. Siya nga ang kaharap ko ngayon. Mata pa lang, oh God. Kilala mo ako? Sagot niya sa akin habang pinipilit na tumayo. Of course, kilala kita. OMG, dito lang pala kita makikita. This is not imagination. Hindi ito ilusyon. Matinong-matinong isip ko't sigurado kung si Charmaine ang kaharap ko ngayon. Mata pa lang ay siyang siya na. Those innocent eyes. Diyan ako na in love sa kanya. Baka sa mukha niya matinding pagtataka. Halata sa kanyang mata na takot pa rin hanggang ngayon dahil sa nangyari kanina. Hindi ko tuloy alam kung paano ko siya pakikitunguhan. I waited this moment and yet I can't move. What is going on to you, Jacob? Ano pang hinihintay mo? Ngunit dahil nga kaharap ko na siya ngayon at napatunayan kong totoo nga siya, hindi ko na sinayang ang pagkakataong ito upang makipagkilala. Hindi raw niya kasi ako kilala. Meaning never pa niya akong na-meet pero siya. Hindi niya alam kung ano naging epekto sa akin ng sinakop niyang buong sistema ko kahit sa imahinasyon ko lang siya nakasama. Nilapitan ko siya, tinulungan tumayo, ngunit tilag siya sa akin. Hey, Charmaine, you are safe now. Don't be afraid. Hindi ka na nila gagalawin. Nandito na ako. Pag-aalo ko sa kanya. Hinila niyang kami niyang hawak at tumatras ng dalawang hakbang. Maybe hindi pa siya nagtitiwala sa akin. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit mukha ko ako kilala? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Saka sigurado ako na never pa kitang na-meet ah. Napansin ko pinipilit niya lang na balansin ang kanyang pagtayo. Obviously, she's drunk already at ang malaking katanungan ko ngayon ay kung bakit siya nasa ganitong lugar. Anong buhay na meron ng Charmaine na kaharap ko ngayon at bakit parang nararamdaman kong malungkot siya ngayon? Okay, you're right. Ngayon lang nga tayo nag-meet pero matagal na kitang nakikita. Saan mo nga ako nakikita? This time ay galit na siya. Wala naman akong maisagot sa kanya dahil hindi ko nga alam ang background niya. Kung kanino ba siyang anak o nag-aaral pa ba siya o nagtatrabaho na. Napipi talaga ako kaya naman inirapan niya ako at mabilis na ako nilampasan. Shit, what kind of clothes she is wearing? Mababastos talaga siya dito, sa isip-isip ko habang nakatingin sa kanyang likuran. She's wearing miniskirt at halter tops. My God, that's for my eyes only. Mabilis ko siyang hinabol, ngunit hindi niya ako pinapansin hanggang sa bigla siyang mawala ng balanse. Mabuti na lang at alerto ko siyang nasa pusaking bisig. You're drunk. You can't even walk straightly. Bakit mo ba ako iniiwasan samantalang wala naman akong ginagawang masama? Pagsusungit ko kunwari. Sa ngayon kasi estranghero pang tingin niya sa akin kaya kukunin ko munang kanyang tiwala. Ayos nga lang ako. Anyway, salamat na lang. Mapupungay ng kanyang mga mata kaya parang lalong bumilis ang timok ng puso ko. Natutunaw ako sa aming titigan at para bang may kung anong naguutos sa akin na halikan kong kanyang mapupulang labi. Ngunit pinigilan ko na lang ang sarili ko dahil kung gagawin ko yun ay mawawalan tiwala niya sa akin. Heist, sige. Sabihin mo na lang sa akin kung sinong kasama mo dito sa bar at saka kita hayaan. Look at yourself, you're too much drunk. At ang suot mo, tingnan mo tuloy ang nangyari, mabuti na lang pala't dumating ako. Paano na lang pala kung hindi? Eh di napagsamantalahan ka na?
Paninermon ko sa kanya na parang kuya na pinagsasabihan ng nakababata niyang kapatid. Eh, wala akong kasama. Pumunta lang ako dito mag-isa para mag-inom at makalimot sa problema. Okay na ba yun? Sabi ko na nga ba may problema siya. Ano naman kaya yun? Sapo-sapo pa rin siya kaya naman hindi ko na talaga siya pinakawalan. I have an idea. Then if that's the case, I will send you home. Saka ba nakatira? Naisip kong alamin kung saan siya nakatira para madali ko siyang masulyapan. O hindi kayo mapuntahan para formal na maligaw. Masyado ata mabilis kapag ganun. Ah, basta I need to know her address para sigurado ako magkikita kami muli. No, hindi na kailangan dahil kaya ko pang umuwi. Bakit bang kulit mo? Lalo lang tuloy ako nahihilo. Medyo natawa ako matapos niya akong angilan. Mukha atang hindi gumagana ang karisma ko sa kanya. So I had no choice kung hindi ang patunayan sa kanya na walang tumatanggi sa akin. Kinapit ko siya sa kanyang bewang at dinikit ko ng hustong katawan niya sa katawan ko. Wala na isang dangkal ang layo ng mga mukha namin kaya naman nakuha niyang pumikit dahil sa sobrang lapit noon. Ay para na kami maghahalikan. Iyahatid kita sa ayaw at sa gusto mo, okay? Wala akong masamang intensyon sa'yo. Concern lang talaga ako. Sinserong sabi ko, iminulat niyang kanyang mga mata at muli akong pinakatitigan. Sige, manawa kang tumingin. Ngayon mo sabihin sa akin kung nasa mukha kong pagiging manyakis. Pagyayabang ko pa, ngunit tinawanan niya lang ako. Alam mo, I like your sense of humor. Tinatanong mo kung nasa mukha mo bang pagiging manyakis. Okay, I admit it. Guwapo ka. Sobrang guwapo. Wala sa mukha mong pagiging manyak, pero ano tawag sa ginagawa mo sa akin ngayon? Kumakaasta ka, akala mo boyfriend kita, ha? Tss. Hindi mo nga ako boyfriend, pero malay mo, soon. Sorry ka, pero engaged na ako. Dito ko na siya nabitawan. Hindi ako nakakibo. Hindi ako nakagalaw. Sumatotalay na tulala ako sa kanyang sinabi. Wala akong nagawa ng tuluyan na siyang umalis. Engaged na raw siya. Ibig sabihin, ikakasal na siya soon. Pero kanino? Ang kaninang kasiyahan ko'y kagad na napalitan ng kalungkutan. Yung tipong nabuhayan na nga ako ng loob dahil sa wakas ay may Charmaine nga nag-i-exist dito sa mundong ibabaw with the same name and the same face. And yet, malalaman ko na engaged na palang babaeng kinakabaliwan ko. Should I give up on her? Huli nang maisip ko hindi ko dapat siya sukuan. Engaged pa lang naman. Hindi pa kasal kaya may pag-asa pa. Now, my problem is hindi ko siya nasundan. Sa dami ng tao rito sa bar ay mahirapan akong hanapin si Charmaine. Isa pa'y madilim. Pero kung dumiretso siya palabas ay sigurado akong aabutan ko pa siya. Dali-dali ako nagtatakbo para sundan si Charmaine. Hindi ko alintan ang mga taong lasing na nasa lubong ko basta. Dire-diretso lang akong biglang may humarang sa akin dahilan para mapahinto ako. Brad, saan ka ba pupunta? Kanina pa kita hinahanap. Tara na sa itaas. Saglit lang Brad, susunod ako. May hinahabol lang ako. Sino naman? Si Charmaine Brad. Akmang hakbang na ako ulit na bigla niya akong akbayan. Jacob naman, hindi pa ba tapos yan? Hanggang dito ba naman Brad? You won't believe it pero nakita ko na si Charmaine. Siyang siya. Magkamukhang magkamukha sila. She's real. Nagkausap na kami. Hindi ko na nga sana sinabi kay Benjen tukol kay Charmaine dahil pinagtatawanan niya lang ako at iniisip niya na nag-iilusyon na naman ako. Jacob, please. Ngayon lang, please. Pagbigyan mo na ako sa birthday ko. Huwag mo nang banggitin yung Charmaine na yan, okay? Hindi ko inintindi ang sinasabi ni Benji dahil nakafocus ako sa may pintuan. Hinahabol ko ng tanaw si Charmaine at sigurado ko kung lumabas nga siya ay tsak nakalayo na siya dahil linarang pa kasi ako ni Benji. Buisit talaga. Ano kayang gagawin ni Jacob ngayon nakita silang muli ni Charmaine at napatunayan niyang totoo ang dalaga? Sino kayang lalaking sinasabi ni Charmaine na pakakasalan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.